Kamusta kapatid and welcome sa Historia. At ngayon nga ay pagpapatuloy natin ang series ng The Lost Heroes of Faith kung saan mas aalamin natin kung sino-sino nga ba ang mga Apostolic Fathers. Kung hindi ninyo napanood ang previous video kung saan tinalakay doon kung sino nga ba si Ignatius of Antioch, ay ini-encourage ko kayo na panoorin muna yun. Bali, ilalagay ko na lang ang link sa description para naman mas masubaybayan ninyo yung takbo ng topic natin. At kung handa na kayo para sa video natin ay... Let's go! According sa tradition, maaaring ipinanganak si Polycarp sa Turkey at gaya ni Ignatius, si Polycarp ay isa ding student ni Apostle John. Bali, isa din siyang bishop sa Smyrna. Sa kanyang mga mensahe sa mga churches ay binibigyang diin ni Polycarp ang paniniwala kay Christ at ang kahalagahan ng working out of faith in daily life. And guys, siya ay naging mentor and father figure din ng isang kilala sa church history na si Irenaeus na later on tatalakayin din natin as we progress. And gaya ng nauna nating dalawa na Apostolic Fathers, ay executed as a criminal din itong si Polycarp ng Roman Empire. Nakikita nyo yung difference guys ng buhay nila sa buhay natin now as Christians? Well, lahat ng kalayaan na nai-enjoy natin now sa religion natin as Christians ay bunga yan ng pagtagas ng kanilang mga dugo. Parang kalayaan lang sa Pilipinas yan eh. Lahat yan ay nakapundar sa dugo ng bawat martir. Isa sa mga pinakakilalang sulat ni Polycarp ay ang kanyang sulat para sa mga taga-Philippians. At kagaya ng ibang Apostolic Fathers, ay nakipaglaban din siya sa iba't ibang heretics na grupo at kabilang na naman dito ang Gnosticism. Bali, itong grupo naman na ito ay inaangkin na sa kanila lamang makita exclusively ang religious salvation sa pamamagitan ng kanilang natatagong spiritual knowledge. Bali, ito nga ang letter ni Polycarp para sa mga taga-Philippians ay pinasisinungalingan nga ang claim nitong Gnostics na ito nga ang incarnation ni Jesus, pati ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay ay isang imaginary pinaminangalang na nagpapakita ng moral at mythological significance. Bali, parang dinedegrade nila dito yung reality ni Jesus at ginagawa na lamang siyang katulad ng isang alamat na kapupulutan ng aral. Malaking bagay din sa letter ni Polycarp sa mga taga-Philippians ang paulit-ulit niyang pagbanggit kay Paul. May malalim na dahilan ito kung bakit. Ito ay para ipakita ang importance ni Paul bilang primary authority sa early church. Ganito kasi yan guys. Naaalala nyo sa previous video natin kung papaanong itong Gnosticism ay ginawa na lamang isang Gnostic guide si Jesus, ay ganoon din halos ang ginawa nila kay Paul. Kumbaga, binibigyan kasi ng Gnosticism ng synchronization yung teaching ni Paul at teaching ng Gnosticism. No wonder bakit madami silang nadadaya na tao na maniwala sa kanila kasi nagagamit ang pangalan ni Paul as well as ang pangalan ng Panginoong Jesus. You know naman guys kung gaano ka-powerful ang name drop, lalo na kung di ka mapagsiyasat, di ba? Kumbaga, nakinabang ng malaki itong Gnosticism sa pangalan ni Paul. Kung mapapansin ninyo ay halos lagi kong nababanggit ang Gnosticism. Ito kasi yung isa sa pinakapopular na heresy na laging nakakabanggaan ng Christianity. Maraming mga heresy noon pero ito yung talagang masasabi mong sakit sa ulo. And guys, sa maniwala kayo at sa hindi, eh hindi talaga nawala yung teaching ng Gnosticism kasi hanggang ngayon ay nagagamit pa din siya. Kumbaga, nagkaroon siya ng development. So, para mas maunawaan nyo yung Gnosticism ay gagawa ako ng separate video tungkol sa topic na ito. Pero, lilimitahan ko pa din yun sa Gnosticism ng first century para hindi kayo mawala sa topic na tinatalakay natin progressively. Sa oras nga ng kamatay ni Polycarp ay binigyan siya ng proconsul ng pagkakataon na makalaya.
yung offer na ito ng proconsul ay kung hahamakin o mumurahin niya si Christ ay palalayain niya ito. Ngunit ito nga yung tagos sa pusong tugon ni Polycarp sa proconsul. 86 na taon na akong naglingkod sa kanya at wala siyang ginawang mali laban sa akin. Kaya paano ko siya lalapastanganin? Ang hari na siyang nagligtas sa akin. Ako ay Kristiyano. And that's it. Bali, sa susunod nating video ay kikilalanin natin yung susunod sa 5 Apostolic Fathers na nabanggit ko at kung ano ang kanilang naging role during the early days ng Christianity. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay hinihikayat kita na mag-subscribe at i-click ang like at i-share na din ang video na ito sa mga kapwa mo Christian sa church na kinabibilangan mo. Malaking tulong na din ito sa aking ministry tapos mapapalaganap pa natin ang ganitong kaalaman na halos bihira ding na pag-uusapan sa loob ng church. Tapos leave a comment na din and let me know your thoughts sa topic natin ngayon. And guys, kung kayo naman ay mahilig magbasa at makinig ng audio sermon, ay inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang website ng mentor ko na si Pinoy Apologista. Ilalagay ko na lang din sa description ang link. Hanggang sa muli, this is Historia and God bless you all.